our ATBP7 YouTube channel. And pasensya na po kung medyo hinapon tayo ng pagbablog for today, no? Kasi maulan po kanina. So, ito po, sinamantala ko habang medyo may araw-araw pa. So, lumabas na po ako para po makapag-share pa rin ang ating vlog for the day. So, by the way, so ngayon pong week na to, no? So, nagawa po nating makapag-greetings morning. Greetings every day ng, thought for the day. O ano pa mang gusto nyo itawag dyan. Basta, nagawa po natin siya for this week ng every other day. So, it's a very big accomplishment for me, no? Na nabigyan ko to ng time talaga. So, I'm very, very much happy about it. And today po, I will go ahead and try to make it as short as possible. So, I'm going to make this vlog po. So, our today's topic po is about productivity. So, syempre po, tayong mga mommies, we are making as productive as possible, di po ba? So, ngayon po, I share ko po sa inyo kung ano ang klase ng technique na ginagawa ko po para po mas maging productive o mas marami akong magawa sa isang araw, masabi kong malaking accomplishment as a mom, no? So, syempre, tayo pong mga mommies, meron tayong kanya-kanyang technique. Pero ako po, ever since, ito na po ang ginagawa ko. Hindi pa po nalalaman kung ano ang pinakatawag sa method na ito. But, come to think of it, meron palang tawag dito sa method na ginagawa ko. Wherein, in a day-to-day basis po, before matapos ang isang araw, ay pinaplano ko na po ang aking gagawin sa kinabukasan. So, I'm finding that very efficient for me, no? Kasi napaplano ko na kung ano ang dapat kong gawin kinabukasan. As a matter of fact, I'm also doing that for the week ahead to make sure po na mas marami akong magagawa and make sure po na ma-meet ko kung ano man po yung mga deadlines at iba pa po kailangan kong gawin on a day-to-day basis. So, yun po yung aking masashare. And then, dito po sa tinatawag nila na Ivy Lee Method. Again, it's Ivy Lee Method. And ginagawa po siya na kumbaga pinaplano mo na, tinusulat mo na, dinajaton mo na ang mga dapat mong gawin prior to the other day para po mas magawa mo siya na maayos, naka-schedule na siya. And then, on that very day po na nakaplano siya, iko-cross out. So, magpo-focus ka po muna doon sa mismong, so, halimbawa, up to 5 or up to 10 ang list mo. So, unahin niyo po yung pinakauna and then iko-cross out mo lang po siya kapag ka nagawa mo na talaga or na-accomplish mo na, na-finish mo na yung task mo na yon. And then, go back na or, I mean, pupunta ka na po or mag-jump ka na doon sa next step or next task mo. So, sunod-sunod lang po yun until makumpleto mo yung buong list na ginawa mo for that day. So, hindi naman tayo super mom, no? Hindi naman po tayo super duper na super power na lahat talaga ng gusto mong gawin ay magagawa mo. Kaya nga po siya may plano. Pero again, if you're able to finish yung task na talagang plinano mo for that specific day, and then napakalaking accomplishment po yun, mga mamis, di ba? Pero, please, huwag po kayong malulungkot kung hindi nyo natapos. Halimbawa, ang ginawa nyo naman kasi up to 20 yung list, no? So, ako po, I advise na make it as short as possible. 7 to 10 po the task for each day is already a big accomplishment for us, mga mamis. So, yan po. Again, that's Ivy Lee Method. So, I hope that you're able to learn something new for today po, no? So, if you're able, please don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. And I wanna take this opportunity, by the way, to thank all of those new subscribers and also our new followers sa Facebook. So, I'm very, very much happy kasi 5,600 plus followers na po tayo sa Facebook, no? And sa ating pong YouTube channel, marami na rin tayong subscribers. So, I hope na mas marami pa pong mag-subscribe at para po mas marami pa tayong ma-share ng mga ideas na kagaya nito kung paano tayo magkakaroon ng superpower or magkakaroon tayo ng maraming pwedeng ma-productibong gawin as mamshi. So, if you have other comments, please don't hesitate to message me. I'm open for new ideas also and, you know, feedback para po mas ma-improve ko pa po ang aking pagbablog.